Hello guys, what's up? It's Jam and welcome to Hustle Castle. Okay, so ngayon meron tayong event na actually patapos na to, which is called the Great Underwater Challenge, and meron na lang tayong less than 3 hours bago mag-end yung event. Yung featured rewards dito is meron tayong per each type of fighter. Ayan. So first is a mage, then sa warrior, and syempre sa archer. And sa mga may mga golden pass naman, ma-avail nila itong respective armor nila. Tapos yung pinakamirap na makuha dito is itong sa underwater challenge na chest. And so far meron pa lang tayo sa itong ring, so hopefully later on makakuha pa tayo sa mga to. So yung ways naman para makakuha pa tayo ng more chests, event chest yan, so meron tayong currently 8 pending na hindi pa nakiklaim, so tira natin makuha to yung level 175. And para ma-achieve natin yan, kailangan pa natin makakuha ng crowns. So makakuha ng crowns, ayan, meron tayo dyan list of activities na pwede din ma-avail. So since tier 8 lang tayo, yung ma-avail natin dito is lahat except for the dungeon. And syempre itong quest, which is ayan, ma-avail natin sa daily quest na available lang. And sa store, which is exclusive lang sa may mga golden pass. So yan. So with regards sa arena, gusto ko lang share yung few tips na alam ko ng mga key factors na kailangan i-consider sa pag-arena, paano yung effective na pag-arena. So bale, first yung profile trophies. Importante din yung profile trophies kasi yun yung magdedetermine ng position natin sa arena. Either sa taas tayo kapag marami tayong profile trophies, vice versa naman pag mababa yung number of profile trophies natin. Second, having that said, syempre dapat familiar tayo sa current bracket natin, which means kabisado natin yung galaw ng mga nakakalaban natin doon. And alam natin yung makukuha nating points. Then third, syempre malaking factor yung dominated ka sa arena na yun. In other words, kumbaga 90% ng mga players at least is kaya mong talunin sa current bracket mo. And para maging possible yun, syempre kailangan yung lineup mo is balance and at the same time magandang combination. So introduce ko lang yung current lineup ko. So sa ngayon naka-hybrid ako, nasa bracket 55. Meron akong 53, 44, 62, 60, and another 53. So, ayan. First is itong, sige, dito na tayo kagad sa joker natin, or itong Jinx. Ang main role nito is para siyang isang suicide bomber. Ayan. Naka-poison na mage armor siya. And may kasamang abyssal summoning na artifact. And then, ayan, naka-melee weapon. Na masyadong effect yan, extra lang. Then, yung mage natin na level 44, yung support natin na may control na wand, which is ang Angel of Wisdom na wand. Ayan. Na naka-tank armor para may self-sustain. Tapos yung artifact niya is ito yung combination ng
jinx natin na the moment mamatay yun, pag yung kalaban is walang silence or nagdi-disable ng artifact, so ma-activate ito automatically. Masasilence yung artifacts ng kalaban 40.5 seconds. At the same time, isa sa mga artifact ng kalaban natin is ma-activate natin against sa kanila. In other words, may steal. And then, meron tayong tatlong DPS, tatlong archers. So, first is itong, ito muna ng ano, yan. Yung main DPS natin, na ito yung may pinakamata sa DPS natin, 12.8k per second. Naka-rapid, fire crossbow, with runes na yan, and yung armor niya is pang archer. Tapos, ayan. Ano siya yung pag na-last hit yung kalaban or namatay while nag-take effect itong rune is may magsasummon na spirit, storm spirit na tutulong sa atin. And may artifact na strip feature. Ito yung magdi-disable ng armor ng kalaban kasama na yung abilities ng armor. Then yung isa nating archer is ito, naka tank armor, so common lang yung crossbow niya na may stun effect. And then combination niya siya dito ng runes sa ring natin na additional stun and some damage na naka wolf na artifact, so para dito yung support at the same time. Tapos lastly yung archer natin na naka tank armor na wolf. Ayan. So, kumbaga ito yung mag-buff or mag-boost dun sa DPS natin. Top DPS na archer. And naka, ayan. Yung rune sa ring is may terrify effect sa kalaban. And yung artifact niya is nagte-teleport sa backline ng kalaban. Okay, so let's try it. Okay, let's go. Okay, so stage 1. So yung gagawin natin ngayon is mag-scavenging tayo or mag-aabang tayo ng pinakamahinang fallen players, kumbaga yung natalo sa round na to. So I think ito yun. Ayan. So for the simple reason na mababa yung chance na ma-encounter natin later on at makapagbigay ng mataas na points sa atin. Okay, so stage 2. So explain ko lang din further yung profile trophy. For example, ito. Ayan, so meron siya, ito, sa 49, para sa kami ng points. Pero kung mapapansin mo, itong profile trophy niya is meron siyang 1,792. While, let's say, ako is meron akong number yung profile ko. Trophy 1,783. Click natin ito. Ayan, 1,783. So, kahit parehas kami ng points, since mas mababa yung profile trophy ko, sa baba ako nakapwesto. Which is advantage for me dahil mas may chance ako na makapag-advance ng points. Okay, so, sa stage 2 yung ginagawa ko is actually, stage 2 and 3. Nag-aabang ako ng may mag-a-advance. Pag may nag-advance, saka ako mag
magkukonsider na mag-a-advance din. So since wala naman nag-advance, and so far yung mga nakakalaban natin counted and familiar sa akin, so ina-anticipate ko pa yung movement sila. Okay, so so far lahat naman nag-safe play. Okay, so and wait, itong dalawa is nag-play safe din. I think kaya nito itong kalaban. So lahat ng mga nandito, I think kaya ko naman. It's a matter of DPS lang. Kung wala itong silence, malaking plus man yung silence. Ganoon din siyang ring. Kaya ko naman yung talunin, kaya lang hindi assurance na malaking voice na makukuha natin sa kanya. Ito is wala siyang silence, so most likely malaki yung points na makukuha natin sa kanya. And meron na nag-advance dito, pwede natin siya i-consider mamaya for later na target. Okay, so I think magandang target yun para mamaya. Kaya mag-play safe tayo sa stage 3. So mamaya for stage 4, potentially may mag-a-advance na iba, and yung nag-advance kanina is pwede na din natin kunin yun. Pero depende, ang objective kasi natin is makapasok sa top 3. So para makapasok sa top 3, kailangan yung fourth stage natin is makakaiwan tayo ng advanced na position. Ayan, so nag-advance nga siya, pwede natin ito kunin. I think easy kill lang to kasi wala siyang silence eh. Yung silence sa artifact, nag-advance yung dalawa, so potentially yung dalawa na yun is magiging target natin for later. Okay, nice. Malaking factor yung dominated ka sa arena bracket mo. Kasi halos hindi mo kailangan pumili ng kalaban. Though syempre dapat aware ka pa rin sa mga strengths and weakness mo. So sa akin naman, may na ako sa DPS kasi kulang ako sa mga DPS na artifact. So, which means nagre-rely lang ako sa itong sa image ko, yan. Dito, para mang-steal ng artifact ng kalaban. So, ito I think kaya niya ito talunin na sa taas. Makakuha siya ng green na 75 points, malalaki yung top 1. And ako naman, so hanap ako ng yung walang silence. May silence to, diba? May silence siya, so madidelay yung combo ko. Well, ito naman. Wala siyang silence, so ayan, natalo siya, so pwede natin to, yan.
Well, I think kaya ko naman talunin lahat na ng mga nandito sa ngayon. Yun. Nice. Ayun, so secured natin yung top 1 for sure since meron tayong 296 points. And importante dito sa arena is yung patience. Hindi kailangan maging atat na umatake agad or mag-provoke kumbaga ng kalaban. Kung gusto mo ma-secure yung top 3 at makauwi ng trophy kada arena, kailangan marunong ka rin mag-abang. Kasi ganun din naman yun, per stage is kailangan maghintay ka rin ng 2 minutes. Either atake ka kaagad or hintay mo matapos yung last 10 seconds, ganun. Basta makaposition ka lang, makontrol mo yung points mo. Yun yung importante dun. So mag-go one round tayo. Ito lang natin yung process.
is as far as I can go. Let's see. Yung event is mag-end na in less than an hour. And then, yung means na lang natin ng crown is through arena. And, kinumpute ko siya kanina. Ayan. So, na-hit natin yung level 175. Nakakuha tayo ng additional event chest. And yung next is 180. Kailangan pa natin ng 5 levels, which is equivalent to 65 times 5 na crowns, and it will take mga 3 hours and a half para ma-achieve natin yan. But since yan yung time remaining nga, nasa 45 minutes na lang, hindi na natin maabutan. But anyway, i-claim na natin to, so hopefully makakuha tayo kahit paano. Oop, this is exciting. Okay. Uy, nice! Good na yun. Almost 500 diamonds. Not bad. Uy, nakakuha tayo. Akala namin may background, oh. Ayos yun. Mabuti na yun kasi wala. Last three. Hala! Akala namin nakuha pa natin yung amulet. Napakaswerte naman, may kasama pang blue na gem. Okay, nice. So, sa levels 165. By the way, yung ring is nakuha natin sa level 110. Nice, 10 tickets. Okay, not bad, not bad, not bad. Hindi ko na-expect yun. I was just hoping for one at binigyan pa tayo ng dalawa. Wow. So I heard itong artifact talaga is napakahirap kunin. So usually yung mga kasamahan ko dito sa clan is inaabot sila ng almost 300. So, ito nga o, nakuha niya. So, 60 to 75, which means TR8 ito. Sa level 440, so imagine. And, yung isa dito na TR11 is nakuha niya in 300 plus yun. Okay, nawala na. So, mayroon 300 plus. And I think yung isa is 285 or 290 something. So, hindi ko na ina-expect makakuha natin yung artifact na yun. Well, actually, for me, enough na yung green. Tapos, binigyan pa tayo ng amulet. So, soon, pag mag-a-up ako ng bracket, magagamit natin dito pag nag-bracket 62 na tayo. And, maganda to sa tank. Ito naman, sa archer ko ito lalagay. Either sa tank or archer. Or archer na nakatank na armor. Okay, so, I think yun lang muna sa ngayon. I hope nag-enjoy kayo. If you enjoyed watching, please hit the like button. And guys, please don't forget to subscribe.
Thanks for watching, guys, and good games, everyone.